Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon naman po ay atin naman pong isishare sa inyo kung kayo ba ng iyong kapariha ay talagang compatible kayo. Kayo ba ay compatible ba kayo? Pareho ba kayo? Ang inyo bang mga sign ay compatible ba kayo sa inyong mga sign? Kaya narito at ating alamin, ito po ang compatibility. Ito po ang hinihingi niyong mga, ito po ay ating gagawing Tagalog version, lalo na kung ano man ang inyong compatible elements. Ito po ang ating ituturo sa inyo. Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa mga tawag nito, sa mga elements po, kung kayo po ay Earth, ito po ay ang inyo, pag ikaw ay Taurus, Virgo o Capricorn, kayo po ay compatible po niyan. Ang compatible po, Taurus, Virgo, at Capricorn. Sa air naman, or hangin. Air or hangin, kung ikaw ay air o hangin elements, ito po ang inyong compatible sign. Gemini, Libra, Aquarius. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Para naman sa fire or apoy, ang inyo po ay Aries, Leo, at Sagittarius. Para naman po sa water sign, ang inyo pong compatible ay Cancer, Scorpio, at Pisces, kung ikaw ay water elements. Fire and fire. Ito ay isang combustible na kombinasyon na gumagawa ng anumang relasyon na napakatindi. Isang minutong mayroong simbiyo ng damdamin sa mga susunod na maalab na argumento. Ang pag-aaway ng kaluuban at mga labanan ng ego, ngunit wala ring masamang hangarin. Hindi nila kinapupuutan ang bawat isa dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Walang sinumang kasusyo ang maaabutan sa kabuuang pinapasigla nila ang isa't isa ng mabuti. Fire and Earth sign. Ito ay isang matatag na kombinasyon hangga't mayroong sapat na interes ang mga ito. Ang Earth channel ay dynamic ng likas na katangian ng sunog. Ngunit ang maaapoy na kasusyo ay maaring gulong ng markadaigdig sa isang positibong tala. Maaring ito ang maging malikhain. Ang sunog ay hindi dadalhin sa isang predictable na gawain. Hindi gusto ng maraming mga pagbabago ang Earth. Ang pagkakabigo ay maaring maging sanhi ng pag-igting. Fire and air. Fire and air naman tayo. Ang dalawang ito ay hindi lamang alam kung kailan dapat ihinto. Ang kasusyo ng air ay nagtatayo ng apoy na nag-iiwan sa kanila ng labis na nasasabik at nakakapagod nang walang ipinapakita para sa kanilang mga pagsisikap. Ang kombinasyon na ito ay hindi pinagbabatayan sa lahat. Ang parehong mga kasusyo ay maaring end up getting space out at pagdudusa mula sa lahat ng mga uri ng kakaibang mga maladies na higit sa lahat dahil sa kawalan ng kakayahan upang lumaki ang mga ugat. Fire and water. Ito ay isang pang kakaibang blending. Kung ano ang iba pang mga kadahilanan ay nakahanay. Maaari silang sumang-ayon na hindi sumang-ayon. Ngunit kung hindi, maaring mahirap iwagayway ang mga pagkakaiba dito. Ang makaapoy na kasusyo ay makakahanap ng matubig na kasusyo ay masyadong emosyonal sa pagdating sa mga draining. Pagdating sa mga pagdi-drain or pagbabawas or basta yung pagdi-drain. Ang kasusyo sa tubig ay maaring kumilos bilang isang dampener sa spiritual na sunog. Ayan po ang fire, earth, and air. So dito naman tayo sa earth and air.
Pinagsama ang dalawang ito ang pagiging praktikal sa intektual na kalituhan. Maaari itong magtrabaho kung ano ang pariho ng mga kasyosyo ay handa na maging isang kupunan. Ang naging isang kupunan, kung ang relasyon ay produktibo, ito ay maaring maging malusog. Ngunit kung ang area ay or intellectual na kasusyo ay magsisimula sa pagpuna sa iba, makakuha ito ng lupa na kasusyo. Maaring mabigo ang hangin sa mas mabagal na bilis ng earth. Earth naman tayo. Ang dalawang ito ay maaaring makahanap ng malaking kaginhawaan sa bawat isa. Naunawaan nila kung saan nangangailangan ang bawat isa at alam kung ano ang lumiliko sa iba ng mga on at off. Maaari silang maglipat-lipat sa sarili nilang bilis at maaaring na lumipat sa buhay ng matatag. Ito ay maaaring maging isang napakapawing pagod at pagpapatahimik na kombinasyon. Nagtataguyod ng panloob na kapayapaan. Ang mga problema ay maaaring lumitaw kung isa sa pareho ay pessimistic, pagkatapos ay maaaring nilang idrag ang bawat isa pababa. Dito naman tayo sa Earth and Water. Ito ay isang mahusay na pagsasama ng energies na maaaring gumana ng maayos at malusog ng isang malusog. Balancing nakikipagsusyo ang mga kalabaw at pagpapalaya sa pagpapalitaw sa lupa at sa daigdig na may pagtataw na may pagpapataw ng tubig. Ito ay maaaring maging isang pinakamahusay na kombinasyon. Ito ay maaaring pinakamahusay na kombinasyon na gumagawa ng isang mahusay na kupunan. Ang pagkakatugma sa pagitan ng dalawa ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay mabuti para sa isa't isa at sa kanilang kagalingan ay maaaring mapabuti ang bawat isa sa kanilang pagsasama. Water to water naman tayo. Ang kombinasyong ito, halimbawa kayo ang iyong kapartner ay water at pareho ka rin water sign. Ang kombinasyong ito ay maaring maging napakahusay o masama. Bilang tubig ay kumakatawan sa mga damdamin. Pagkatapos ng dalawang mga palatandaan ng tubig ay maaaring magtaas ng isa't isa at pahintulutan ang relasyon upang umunlad. Umaari nilang idrag ang isa't isa pababa dahil sa pagluluksa sa mga negatibo. Ang lahat ay outlook. Ang timpla ng energies ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa kamangha-manghang kimika o ang kawalan neto. Water and air. So dito na tayo sa water and air. Habang ang tubig ay gustong-gusto na iwan ang sarili nitong mga aparato at dahan-dahang dadaloy kasama ang sarili nitong oras o ritmo, air ay nais na lumikha ng kilusan at pukawin ang mga bagay pataas. Ang dalawang ito ay